Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Okay, go daw, go. Okay, papakilala muna ako, pare, ha. Relax ka muna dyan. Alright, alam mo na marami ka talagang tagahanga kung dalawang taong ka nang hindi lumalaban, pero pinaghahanap ka pa rin ng mga boxing fans. At isa ka pa rin talaga, laging kinocomment. Anyway, ngayong araw na ito, kakausapin natin ang isa sa most requested ng fans. At siguro may idea na kayo, nakita nyo na sa title. So ito po, si Pagara, si Jason po, medyo matagal na itong boxingero. At alam ko, marami talagang naghahanap sa kanilang dalawa ni Albert. Si Albert, kinokonta ko pa. Pero ngayon, nasa kabilang linya na po si Jason. At bago natin siya kausapin, ha, hingin muna ako ng tulong sa inyo para hindi kayo nakakamiss, para hindi kayo tanong ng tanong. Mag-subscribe na muna kayo sa channel ko para lagi talaga tayong nag-uusap at maraming interviews, fight at iba't iba pang original na videos, okay? At sa mga subscribers na, salamat po dyan. Okay, here we go. Introduce ko muna, ha. Ala-announcer, kasi dito lang ako makapag-practice na parang announcer. So here we go. And here we go. 20 minutes of interview action for the Powercast Sports Podcast. Let me introduce first our guest today, wearing black shirt. His record, 41 wins, 4 losses, with one bout even. He is the former WBO Asia Pacific Super Lightweight Champion. Ladies and gentlemen, Jason El Nino Pagara. Promise, kagigising ko lang po, kaya medyo... There we go. Here we go. Alright, magandang umaga sa akin, magandang gabi sa iyo, Jason. Kamusta ka? Maganda rin sa umaga dyan, sir. Okay. Pare, sa mga fans na nanonood ngayon, syempre una na lang gustong malaman. Jason, nasaan ka ba ngayon? Ako, sir, dito pa rin ako sa Las Vegas. Lagi nagtitraining kahit may virus dito. Ah, okay. So ibig sabihin, nagtitraining ka ngayon dyan. Ano ba, aside from training sa boxing, ano ba, may trabaho ka ba dyan? May ginagawa ka bang iba? Wala, sir. Ano, training ako. Tutuloy yung training ko kasi di na po lumaban ng one year, nandun pa ako sa ala. Plano na talaga ako sa sarili ko na pag, ano, sa timbang ko, sana umalis ako sa ala. Okay. Plano na ako. Okay. Yun ang, yun nga. So, ibig sabihin nagta-training ka, so hindi ka pa retired. Hindi ka pa retired. Hindi pa, sir, kasi hindi pa ako retired. Tuloy po yung boxing ko, career ko, kasi nandito na rin ang yung nag-handle sa akin pa. Okay. So, meron na bang schedule? Kasi ito yung... Go ahead, pare. Yung... Kasi ganito yan, sir, eh. One year na ako hindi na lumaban. Doon pa ko sa ala. Tapos, last fight ko sa Masin ba yun? Yung ano? Hindi ako kumuha ng bang doon sa Masin. Kasi nagpaplano na ako na umalit ako sa ala. Hanap ako iba. Okay. Career ko. Okay. Doon ako hindi. Pero abangan na lang nila sa comeback fight ko. Okay. Yun na nga, ang sunod sa tanong ko, kailan ba yung comeback fight mo? Yan ang hinahanap ng tao. Meron ka na bang date? Meron ka na bang kalaban? Anong meron? Pero, maghintay lang sila, sir, kasi lagi naman ako na tuloy-tuloy yung training ko. Hihintay ko lang yung decision nila dito na umalik ako sa ibabaw ng ring. Okay. Alright, sige. Okay. Sa pare, ha, marami tayong pag-uusapan na personal, pero boxing, no life. Medyo delay yun. Okay, pare, eto na, ha. Marami tayong pag-uusapan na personal, pero matanong muna kita, ha. Dahil nga sa nangyayari dito sa coronavirus. Okay. Kumusta na ba ang epekto dyan sa Amerika, dyan sa Vegas ng coronavirus? Dito, sir, maraming epekto talaga. Walang laban dito, boxer. Postpone lahat. Cancel lahat kasi may virus, sir. Lahat, hindi naman kami nag-ano.
Dito sa Amerika, lahat ng mga boxer dito, pati nilaban ni Casimero, postponed din kasi may virus eh. Mm. Pare, so may idea ka ba? May balibalita ba dyan sa Las Vegas kung kailan kaya matutuloy ulit ang boxing? O meron na ba? Wala pa? Wala pa sir. Baka, pagkatapos ito ng virus, baka may laban ako. Ang backfight ko. Okay. Diyan ba sa Las Vegas, pwede ba kami makwentuhan? Ano ba yung mainit na boxing issue dyan? Meron ba? May boxing? Wala naman, sir. Wala. Dito, kasi may virus talaga, sir. Eh. Wala mapag... Sige, ito na lang, pare. Baka normal. Nandyan si Casimero sa Las Vegas din, eh. Alam mo? Oo, oh, dito. Nandito rin, sir. Nagkakita na ba kayo o hindi pa? Wala pa sir, kasi dito kami nagte-training sa Bones Adams Gym. Ah, okay, alam ko 'yan. Parang sikat na sikat 'yan eh. Maraming mga Pilipino rin diyan eh. Matanong ko nga pare. Maraming bakla dito na sir. Lumaban ba pero na-postpone. Eugene, laban na yata to 'yun ano pa? Pre? Laban mo, Eugene? Isikot sa laban mo? April ba 'yun? Oh, April 14 sa ano, sila Agosto tapos ay March 14 tapos postponed. Lahat mga boxer dito sir postponed kasi may virus eh. Okay, since binanggit mo na si Eugene, pakisabi naman ano, belated happy birthday. Oh, thank you. Happy birthday. Oh, pao, thank you so much. Since, aside from Eugene Lagos, pare, may mga Pilipino ka pa bang boksingero na kasama diyan? Kami lang dalawa, sir. Okay. Matanong lang kita, ha? Dahil nga, Casimero at saka Inoue, isang mainit na labanan, baka pwede mo kami bigyan ng, ano mo, ng insight mo kung ano sa tingin mo mangyayari dito sa laban na to? Tingin ko, sir, pag wala ng virus talaga, matuloy talaga lang laban nila dalawa, ni Casimero at saka ni Inoue. Pero mas pipiliin ko si Casimero, sir. Kasi mas lager siya, kasi sure-surete lang yan ang boxing. May panalo, may talo. Okay. Pero sa tingin ko, Casimero may, ano yan, lamang. Lamang, okay. Eh, eto, bago ko tatanungin sa personal uli, last question ko sa boxing ha. Manny Pacquiao, hindi pa retired. Sino yung para sa'yo as a boxing, as a boxer? Sino sa tingin mo magandang makalaban ni Senator na sunod? Tingin ko laban ni Senator Manny Pacquiao, yung si Garcia, sir, Mikey. Mm. Pero yung Pacquiao ba yung gusto mo? Ako, pag matuloy yan. Siya yung gusto mong makalaban ni Manny, si Mikey. Ma, sir. Siya yung gusto mong makalaban ni Mikey, si... Mikey, o, si Mikey. Oh, okay. Ni Pacquiao, si Mikey. Okay, pare, 31 years old ka na, ha? 31 years old ka na. Matagal ka nang nagbaboxing, naka-41 na wins ka na nga eh. Ano pa bang plano mo sa boxing? 63 pa ngayon. Bata pa ko ngayon, sir. 27 pa, dalawang agwat lang na mini Albert eh. Oh, 27? 27 ka lang. Oh, mali yung nasa ano, Wikipedia. Oh, mali yan doon to, sir, sa ano, Boxrec. Ngayon. So, 27 ka lang? Oh, dalawa. Kasi dalawang agwat namin, Albert, eh. Ah. 27 mag-February, mag-July, mag-28 ako. Uy, pabago natin yan. Sabihin natin, 27 ka lang. Okay. So, pwede pa pabago yan, sir, no? Tatry ko, pare, ha? Tatry ko. Kailan ba birthday mo? Tama kasi, naman yung birthday mo. Nasayop lang sila, sir, na... Sa Maxirk ba yun? Oo. Kailan ba ang birthday mo? Ngayon ano? July 17. July 17. Mag-28 na ako kasi. July 20, 19 dito. 19 ano? 19? 19 dito. 92? Okay. 92, okay. July 17, 1992. Sige, tatry ko ha, pare. Okay,
So, diyan ka na nag-i... Pero ko lang, sir, siya, ano, kapatid ko, bro. Kapatid ko ba, Albert? Oh, hindi, kinakausap, minessage ko rin eh, kasi gusto ko siyang isunod na interview eh. Anyway, diyan ka na nag-i-stay, ha? At yung mga huli mong laban, eh, medyo, sabi mo nga, hindi mo nakuha yung timbang mo. Nag-worry yung mga fans sa timbang mo. Ano ba ang timbang ngayon ang balak mong labanan? Sa ngayon, sir, nagtuloy naman akong training dito kasi nandun pa ako sa ala, ano, na-discouraged na ako, hindi ako kumuha ng timbang kasi aalis na ako. Yung lalabanan ko, 147 at 154, 154. Okay. Comeback fight ko, sir. Okay, 147 or 154 ang lalabanan mo sa sunod na fight mo, okay? Oh. Comeback fight. Okay. Sabi mo nga sa mga tao kasi sinasabi mo nga na wala ka na sa ala para alam ko na sabi mo na to last time sa mga bagong manonood dito. Sino ba yung humahawak sa iyo ngayon? Sa mga fans ko kasi sa mga fans ko hindi pa ako nagre-retire. Tuloy-tuloy pa rin yung career ko kasi umalis na ako sa ala. Dito na ako ngayon sa Amerika. Dito na yung nag-manage sa akin sa Amerika. Tuloy pa rin yung karir ko. Tuloy pa rin laban kasi boxing, no life. Pare, ano mo, lahat naman ng tao gustong maging world champion. Alam natin na isa yan sa goal mo. Para maging world champion, syempre. Sa tingin mo, ano ba yung hadlang para makamit ng isang boxingero ang pagiging champion? May hadlang ba? Kung bakit hindi niya makakamit ang pagiging world champion? Para sa akin, sir, wala namang haglang. Ang importante lang para sa akin, disiplina sa sarili para matupad mo yung goal mo ba na ano, mag-work ka. Mm-hmm. Yan, disiplina sa sarili. Pag wala ka ganyan si disiplina, wala, hindi ka mag-work. Okay, so ibig sabihin, disiplina ang kailangan mang mangyari para makuha mo yung world. Sipag lang ano, mag-training. Okay, para isa pa ha, sumikat ka na ha, nakarating ka na sa iba't ibang lugar. Ngayon na sa Amerika ka ha. So may ups and down ng buhay mo, may kagalingan, biglang nawalan ka ng laban. Ano ba yung mapapayo mo sa mga boksingero na yung pasikat or sikat ngayon? Anong mapapayo mo sa kanila? Para kumbaga kung ano may nangyari sa iyo, hindi mangyari, anong mapapayo mo? Mapapayo ko lang sa mga nagsusunod ng boxing, sikat, importante sa boxing talaga, disiplina, tapos disiplina sa sarili, tapos mag-training lang. Ngayon, doon lang tayo, disiplina sa sarili, sa boxing, ang sumisikat, tapos training lang talaga. Yan, importante sa boxing, disiplina. Okay. Wala kang disiplina, wala talaga. Ano bang pinakamahirap na parte ng pagbo-boxing para sa iyo? Para sa akin, sir. Pero sa laban, hindi naman mahirap. Parte sa boxing, mahirap kasi diet. Parang lahat nga yata. Parang hindi na ako magtatanong, lahat ng boxingero, laging nga lang sagot eh. Oh, yan. Diet. Matanong ako kita, pare. Ikaw at saka yung kapatid mo, sikat pareho. Sino bang mas sikat sa inyong dalawa? Mas... Kami naman dalawa, pero mas... Pag... Kami dalawa, sir, sikat. Tapos, pero si Albert, sikat naman din. sa kulay niya ba? Kulay ng buhok niya. Oo. Pare, mas nakakabata si Albert. Kung sakaling mapanood niya to, ano bang mapapayo mo sa kanya? Nasa Cebu pa yata siya, nasa ala pa boxing. Anong mapapayo mo sa kanya? Oo, nasa Cebu. Mapayo ko lang kasi kanya, sir. Hindi na ako sa kanya nag-communicate kasi umalis na ako sa ala eh. Mm. Wala na ako doon. Mapapayo ko lang sa kanya. Ano lang, disiplina. Disiplina lang dapat sa boxing tapos. Basta, anong plano niya? Kung ano bang plano niya dyan sa ano? Okay. Yan lang ko, sir. Disiplina lang. Okay. Looking back sa career mo, pare, ha?
Mahaba yung karir mo din sa boxing, di pa tapos. Sa tingin mo ba ha, meron ka bang pinagsisihan na dati o sa tingin mo bagay na hindi mo ginawa o ginawa mo, meron ka bang gustong balikan na sana iba na lang yung nangyari? Para sa akin sir, sinisisi ko ang sarili ko kasi wala akong, kasi disiplina talaga eh, walang disiplina. Yan. Pero gusto ko bumalik yung dati, yung dating pag-araba. Pero ngayon, nabalik na kasi yung dati, hindi ako lumaban ng one year kasi mataba ko eh, mataba ko dun eh. Oo nga pare, may mga nagsisend nga sa akin pare. Sabi sa akin, si Jason sir, kausapin mo nga, parang tumataba na, may mga taga-Amerika nakikita ka daw. Pero ngayon, sinasabi mo, pwede mo, pangako mo na may disiplina ka na, lalo na sa mga fans mo. Oo sir eh, kasi dito, natrainin ako, pero yung dati nasa Pilipinas pa ako, umalis ako sa ala, kasi hindi para ano, tapos lagi hindi boring ka, hindi ka nagte-training. Sa ngayon, mas okay na, comfortable na ako sir, nag-training na ako, tuloy-tuloy, tapos okay na yung katawan ko na ma-comeback fight. Okay. Kasi ganyan, paano pa sir eh? Kasi umalis ako sa ala, may problema ba? Okay pare ha, so matagal ka na nagpapakondisyon dyan, may taon na rin yata, ano pa ba ngayon? Matagal ang... na sir! Ha? Matagal na, hindi na, come back to fight. Okay, hinog na siguro sa comeback fight. Ang tanong ko ha, sa mga fans na nag-i-expect sa'yo ha, ano ang i-expect nila sa sunod na laban mo? Ano yung aabangan nila sa'yo sa sunod na laban mo? Sa mga fans, abangan na lang nila ako na mag-comeback fight ko. Kasi dito na ako ngayon, ma-expect na nila na yung dati ko na pag-ara, ibabalik ko. Okay, dating pag-ara, yung El Nino. El Nino, mas super pa ka El Nino, yung mainit. Okay, super El Nino na itatawag sa'yo, ha? Lalo na pag pinanalo mo yan. Sige pare, ano na lang, last message mo sa mga fans mo, lalo na doon sa mga nag-request na interviewing ka, anong masasabi mo sa kanila? Message, last message. Masasabi ko sa mga fans sa nag-aabang sa amin, Pag-ara. Maraming salamat din sa inyo lahat na sumuporta sa amin, sa mga boxing fans, sa mga yan. Maraming salamat po sa inyo. Okay. And then syempre, sir, at saka sa iyo sir, salamat din. Salamat din ako, magpapasalamat sa iyo. Sana maraming makanood dito. Last na pare, ikaw personal, baka meron kang gustong pasalamatan, meron kang gustong batiin, kahit anong gusto mo sabihin, sabihin mo na ngayon. Masasabi ko, sir, salamat din sa nag-aabang namin, Kapag-ara Brothers. Yan, kasi, yung kaibigan ko rin, si Magsayo. Lagi kami nagkukwentuhan yan ni Mark. Lagi ko panood yung interview niyo eh, si Magsayo eh. Oh, sinama kasi ako ng paglalakwatsa niya ni Mark eh, so, masaya. Lahat ng mga fans, abangan lang ninyo ako. Okay. Abangan lang niyo ako kasi hindi pa ako na-retire. Abangan lang niyo ako. Okay, pare. Lagi ako, nagtitraining ako, wala na ako sa Pilipinas. Nagtitraining ako sa Amerika, wala na sa Pilipinas. Abangan na lang nila, sir. Okay, pare. Salamat, ha. Sandali, ha. Diyan ka lang, ha. Alright, mga Kapawka Sports. Gabi sa kanila, umaga. May kape pala ako dito. Salamat kay Jason sa pag-unlock ba? Tama. Sa pag-alaw sa akin, na-interview siya. At sana next time, ma-interview ko pa rin siya pag may laban na, pag meron ng set scheduled. At ang next natin, syempre si Albert, medyo busy pa yata eh. Pero huwag kayong mag-alala, hinahantik natin yung mga boxingero na nire-request nyo. Kaya kung may mga nire-request pa kayong mga boxingero,
Lagay nyo dyan. Mas maganda siguro para hindi tayo mahirapan. Eh, kung meron kayong mga tanong sa mga nire-request yung boxers, eh, ilagay nyo na rin. Anyway, yan po si Jason Pagara. Please comment your support. And sa mga nag-request kay Jason Pagara, ito na ha. Pinagbigyan ko po kayo. So sana i-share po natin, like, and of course, don't forget to subscribe. Hi, my name is Paul Salud. Thank you very much for watching until the very end of this video. If you haven't done so, please do subscribe to my YouTube channel and don't forget to hit that notification bell so you won't miss any of our uploads. If you subscribe now, I think you and I could be best friends. Talk to you soon. Powcast Sports.